Previously on Banaw Loop. At ngayon ay gagawin na natin yung range test nitong e-bike natin. Full throttle ang gagawin natin dito. Equivalent niya sa percentage. So malapit na tayo sa boundary ng Lucena at Tayabas. Sariaya. Yan. So ngayon ay papunta naman tayo ang Candelaria. Hindi ko alam kung ilang kilometers pa yung Candelaria, so sundan na lang natin. So guys, kung hindi mo pa napapanood ng part 1 ng video na to, link na sa description. At para sa mga nakapanood na, enjoy! So ito, nata-traffic tayo ngayon sa papasok ng Candelaria. Ano kayang meron dito? O baka namang ginagawa lang yung kalsada. Kaya traffic. Nasa 24 kilometers na ako ngayon. At malapit na ako sa Candelaria. Yun, mainit. Ah, kulimlim. Mainit kanina. So, konting recap muna tayo sa ginagawa nating test ride. Ito nga pala yung loop na gagawin ko. Bale, yung may stars, yan yung natapos ko na o nadaanan ko na. So, ngayon, ipapasok ako ng Candelaria, Quezon. Daming tricycle dito, oh. So pasok na to ng Candelaria, eh. Candelaria na to, eh. So yun yung wall turn mark nila. Ang dami tricycle. Singit lang tayo kasi ang tricycle kung saan saan nakapwesto. Tapos ang bagal pang magpatakbo. Siyempre mabagal talaga sila. So ayun. So may e-bike din dito. So ito, bayan Candelaria. Pahinga lang tayo dun sa simbahan ng Candelaria. Baka may lilom dun. Ito na yun, eh. Yan, simbahan nila yan. Meron silang festival dito, puro kandila, eh. Pag fiesta siguro ng ano yun, Candelaria. Puro kandila dyan. So, banda ron sa unahan, tayo magtigil. Kaya lang natin tong motor at saka battery. Dito, kulimlim. Oh, Candelaria tayo. 29 kilometers. So yun, nagpahinga lang tayo ng 10 minutes para dun sa motor natin at battery cool down, kumbaga. Medyo warm naman siya. Hindi siya ano, eh, hindi naman ganong nakakapaso yung motor. Warm lang. Pero maganda na yung pinapahinga. Medyo mainit din kasi yung panahon, so isang ano rin yun, isang factor din yun para mag-overheat. Although mataas naman yung capacity ng motor, kaya medyo malabong mag-overheat talaga to. Kayang-kaya niya saluhin yung controller ko, eh. So ngayon ay nasa 30 kilometers na ako at palabas na ng Candelaria. Isang oras na, tama, isang oras. So isang oras na ako nagbabiyahe.
So ito yung bypass ng Candelaria. Kung galing kang Manila, pwede kang dumaan dyan para iwas traffic sa bayan, sa poblasyon ng Candelaria. Matraffic dyan, lalo na pag rush hour. So dyan na rin dumadaan yung mga truck. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you... So ito yung bypass ng Chaong. Dito tayo dadaan. Baka matraffic dun sa Chaong. Mag-aalas 10 na kasi. Over 9:30 na ata. So nasa 38 kilometers na tayo. So malapit-lapit na tayo magkalahati. Ito lang tayo sa gilid kasi madami nga ditong mga truck. Bypass kasi ito. So ito, palabas na na ang bypass ng Chaong. Bali 2 kilometers din pala yun. Ang habang bypass dito yung Candelaria eh. Kaya hindi na ako dun dumaan. Masyadong malayo. Wala pa naman traffic kanina umaga kaya okay lang. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. Ito yung overpass na to. Yan yung TR4. Patugtong yan ng SLX. So yan yung expressway mula Calamba hanggang Lucena. Yan, sana matapos na yan para mabilis yung biyahe. Ayun, malapit na tayo sa boundary ng Quezon at Laguna. Palabas na tayo ng Quezon. So ito na yung boundary, ito na yung arco. We're leaving Quezon province. Nasa ano na tayo, San Pablo na. 43 kilometers. Ito muna sa bahay. Medyo mahaba itong kalsada na to. Isang straight lang to eh. So dito na tayo sa San Pablo at traffic na. Normal na scene ito dito sa San Pablo. Sunod tayo sa kanila. Taas. Okay, okay lang yan. Taas pala yun. Moving. Kaya traffic dito kasi ano. Kaya laging traffic dito gawa ng stoplight. Daming stoplight dito. Dito patok. Bali pala hindi ko kabisado tong lugar na to. Mula dito kung saan yung lilikuan sa ano, sa Nagkarlan. So nag-open na lang ako ng Waze. I-connect, naka-connect siya dito sa aking intercom na Q7 ng Ejeas. Saan ba tayo liliko? Diretso pa ata. Hindi, kakanan pala.
welcome to San Pablo City. Yan, ganyan ka traffic dito. Everyday scenario ganito dito. Kasi nga sa traffic lights, yan, dyan sila nagkakabuhol-buhol. Naiipon sila doon. Ano, dami oh. Wala pa kasing bypass dito talaga na kagaya dun sa Chaong at sa Candelaria. Yan, wala pa silang ganun eh. Maganda, malagyan para bawas na yung traffic dito. Ah, one way pala to, so kanan talaga. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella shit. Ah, wala nang masyadong traffic dito. Gitna na to ng ano, San Pablo na bayan. So ngayon, saan tayo pakanan? 300 metro pa. Kumanan sa worker sing kama ginawa. So dito tayo pakakanan to. Okay. So ngayon ay palabas tayo ng bayan ng San Pablo at 52 kilometers na tayo. Ito yung papuntang Nagcarlan. So yun yung kasunod ng bayan natin mapupuntahan.